Isang Maisus na araw po sa inyong lahat at welcome sa New Life Tondo where family is at home. Para po sa ating mga announcement, wala pa rin po muna tayong mass gathering na gaganapin sa loob ng ating church building bilang pagsunod sa guidelines ng ating government. Kaya huwag mong kalimutang i-like, mag-comment, i-share at mag-subscribe sa ating Facebook at YouTube account, New Life Tondo, upang maging updated sa ating mga announcement, 2-minute message of encouragement at Sunday Preachings Online. At good news! We just launched our very own website. Kung may gusto kayong malaman na kahit ano patungkol sa New Life Tondo, you can search it on our website. I-type nyo lang ang www.newlifetondo.org. For your tithes and offering, you can send them to our bank account. Ang mga detalye ay nasa inyong harapan. Pwede ka rin mag-send through PayPal account, newlifetondoministries@gmail.com. Kung wala naman po kayong bank account or PayPal account, at gusto nyong i-honor si Lord through your giving, you can drop by every Sunday sa labas ng ating church kung saan nandun po ang ating pastoral at leadership upang tanggapin ang inyong mga tithes and offering tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Now is the time to get ready, kaya tawagin na ang buong pamilya at sabay-sabay tayong mag-enjoy manood. I-welcome natin si Kuya Herbie Castillo. Alright! Siguro alam nyo na gagawin. Papalakpakan natin si Jesus ng malakas na palakpak. Wait, teka, baka yung mga maarte, mahiyain, wala kang dapat ikahiya. Huwag kang umarte, hindi ka artista. Dahil wala tayong ibang pwedeng maging sikat sa lugar na ito o saan mang bahagi ng mundo, kundi si Jesus lang. So come on, palakpakan natin si Jesus ng malakas na palakpak. Amen. Hindi ko na patatagalin kasi there are a lot of things na nasa puso ko ngayon na sabihin sa inyong lahat. You know, at alam nyo, hindi ito religious activities, hindi ito religious traditions na ginagawa natin tuwing linggo, hindi ito misa, hindi ito basta-basta lang na nakikinig kayo. Alam nyo, itong nangyayari ngayon ay panahon na kung saan kuminsan nangungusap ang banal na spirito sa mga puso natin. Kuminsan ang Panginoon, ito yung moment niya para makuha yung attention mo dahil masyado ka ng busy, masyadong madaming gumugulo sa puso at isip natin. So ito yung moment na kung saan, you know, pwede mong masolo si Lord at pwede kanyang masolo sa pamagitan ng pakikinig mo sa salita ng Panginoon. Alam nyo, ngayong panahong ito, hindi natin may tatatwa na ang dami talagang nadidepress, na-stress, nawiwindang, naguguloy po yung isip, yung buhay. At maraming sagot ng mundo, ang mga tao pag nagkakaroon ng krisis. Pag sinabi kong krisis, hindi lang ito yung krisis sa langis, krisis sa pandemic, krisis sa ekonomiya. Alam nyo, pag sinabing krisis, marami ito yung mga bagay na beyond your control. Minsan yung pag-aaway nyo mag-asawa, krisis. Yung pagiging pasaway ng anak mo, krisis. Yung naluluging negosyo, pagkabaon sa utang, mga problema, mga crisis na minsan, hindi na marami alam ng tao kung ano magiging sagot. Etong nagkaroon ng pandemic na virus, alam nyo, sagot ng maraming tao, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa iba, panic, hoarding, fear. Maraming mga takot na takot, maraming mga nag-impok na nag-impok. Yung iba nga nag-impok ng face shield, ng face mask, ayun, lugi. Kasi akala nila hindi masyadong magiging sobrang in demand. Naghakot ng naghakot, walang bumibili ngayon. Yan ang sagot ng mundo, fear, panic, hoarding, worry, kung ano-ano pa pag nasa gitna ng krisis. Eh tayong may pinapaniwala ang Jesus, ano yung sagot natin? Yan ang pag-uusapan natin. Dahil alam ko na mayroong panahon sa buhay natin, panahon ng tagumpay at panahon ng problema. Sa panahon ng tagumpay, maging mababa ang puso natin. Pero sa panahon ng problema, mapuno ng pag-asa dapat yung puso natin. We need to stay hopeful. Dahil, ba't tayo magiging hopeful o laging may pag-asang inaasahan? Because we are anchoring our hope in a God na naiintindihan yung pinagdadaanan natin. Itong coronavirus, naiintindihan niya to. Why? Sinuot niya mismo yung corona. Kaya alam niya yung pinagdadaanan natin ito. You know, when tough times is coming or happening sa buhay natin, alam nyo ba, dito nare-reveal yung pagiging sino ka, saan ka gawa, gano'ng ka katibay, dito nangyayari ito. Sa mga kalmadong lugar, hindi mo dun mahahanap yung kapayapaan. Minsan, kahit sa gitna ng kaguluhan, yung kapayapaan nandoon sa kalooban.
At mangyayari lang yan if Jesus is there in your heart. That is the real, true peace na pwedeng maranasan ng tao. Itong mga panahong ito, alam nyo, dito nyo nakilala yung mga talagang totoong church. Because what kind of leader that the people can depend on you at this time? Anong klaseng church? Anong klaseng leader? Anong klaseng malasakit? Anong klaseng gobyerno meron tayo? Merong klaseng si chairman. Anong klaseng chairman siya? Si tatay. Sa panahon ng problema, nire-reveal nito yung talagang tunay na pagkatao natin. Kaya mahalagang matutunan natin ito. Na kapag nag-focus tayo sa panahon ng crisis, sa mga negative things, minsan hindi natin napapansin yung ginagawa ng Panginoon in the middle of the crisis. Ito yung mga moment na minsan natatawa na rin ako sa sarili ko eh. Minsan noon, nung hindi pa nangyayari itong pandemic sa ospital, pag may mga taong pasyente, may mga magte-text, magpapapray dahil may karamdaman, may sakit. Alam niyo kung ano sinasabi ko? Pag nasa ospital, think positive. Ngayon, pag nasa ospital, kailangan mo sabihin, think negative. Dahil natatakot tayo na mag-positive. Kaya we're always thinking negative. Kaya ang sinasagot ko na lang ito, think of Jesus. Anong ginawa ni Jesus sa buhay mo, sa karamdaman mo? May ginawa siya dyan, namatay at nasugatan siya para sa kagalingan natin. Kaya you will always think that in the midst of crisis, it needs to be Jesus ang dapat nasa isip natin. Parang Christ is in the crisis. Alam nyo, pagdating sa mga bagay na nangyayari, mayroong mga bagay na hindi talaga natin control. May mga bagay na hindi talaga natin inaasahan. So what can we do? Always hope for the best, but dapat prepare tayo for the worst. O yun ang pag-uusapan natin. Because we cannot control our circumstances, our situation. We can only control how we are going to respond to every situation or circumstances na nangyayari sa buhay natin. Ito yung nangyari kay Apostle Paul. You know? Babasahin ko sa inyo sa Acts chapter 16, verse 22 to 26. Dumaan din itong mga ito. Si Paul, siya yung sumulat halos ng one-third ng Bible. And imagine, dumaan din siya sa matinding krisis ng buhay nila kasama si Silas. Acts chapter 16, verse 22 to 26. Sabi ng NLT, a mob quickly formed against Paul and Silas. And the city officials ordered them to strip and beaten with wooden rods. They were severely beaten and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure that they didn't escape. So the jailer put them into the inner dungeon, clamped their feet in the stocks. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening. Suddenly, there was a massive earthquake. And the prison was shaken to its foundations. And all the doors immediately flew open. And the chains of every prisoner fell off. Antinde, no? Binugbog ng sobra, kinulong dahil sa pangangaral kay Jesus. At habang nasa kulungan sila, ano ginawa ni Paul and Silas? So iba siguradong nag-complain, sinisi ang Panginoon, ba't ako nakulong, ba't nangyari sa akin itong problemang to, itong krisis na ito, wala naman akong ginawang masama, mabuti naman yung ginawa ko. You know what Paul and Silas respond? Ang kanilang action na ginawa, they worship, they pray. Nagkaroon ng malakas na lindol, nakalag lahat. Moment of truth, tatakas na. Iba isipin, pagkakataon nito, moment na ito para makawala, pero hindi. Alam nyo ba na hindi yun ang ginawa ni Apostle Paul and Silas? Huminto pa rin sila, kung babasahin ko ng tuloy-tuloy ito, huminto sila kasi may isang jailer na sinisisin sarili dahil nung mabuksan yung mga pintuan dahil sa malakas na lindol, akala niya tumakas na itong si Paul and Silas. What happened? Sasaksakin niya na yung sarili niya kaysa ma-torture siya ng Roman Empire. Nung sasaksakin niya na yung sarili niya, sabi ng Acts chapter 16, sumigaw si Paul, huwag mong patayin sarili mo, nandito kami. Sabi nung jailer sa chapter 30 and 31, verse 30 and 31, chapter 16, anong gagawin ko para maligtas? Sabi ni Paul, maniwala ka kay Jesus, ikaw at yung sambayanan mo, maliligtas. Grabe, no? In the midst of crisis, you know what? I need to choose worship over worry. Sa gitna ng matinding problema, kailangan piliin natin na mag-worship kaysa mag-worry. Ano ba may tutulong pagka natataranta ka, nag-aalala ka? Wala nang trabaho, wala nang makain, kinapos na nga sa lahat, tapos nag-worry ka pa. Nadadamay lang ang lahat. Nahihirapan ka, hindi healthy.
na nagbo-worry ka, na nag-aalala ka. So the best way to do, like what Paul did, habang sugat-sugat, magaang mga katawan, imbis na magreklamo, mag-alala, dahil alam nila, ibang mga Christians, yung kinulong, kamatayan ng hinarap, at alam nila yun, na pwedeng yun ang kasadlakan nila. But you know what Paul and Silas did? They chose worship over worry. Instead na worrying, instead of complaining, instead of blaming, they choose to worship. I pray na maging ganito yung attitude natin in the midst of crisis. Sa gitna ng mga nangyayaring ito, ito dapat yung ginagawa natin. Nag-worship tayo. Alam niyo, 500 years ago, sabi ni Michael de Montaigne, famously said, sabi niya, "My life has been filled with terrible misfortune, most of which never happened." Grabe, no? Actually, may study na ginawa na prinove, totoo yung sinabi niya, na mayroong mga tao, subjects were asked to write down, isulat daw, lahat ng mga worry na kinatatakutan nila sa buong buhay nila at sa mga dadating na panahon. And they did, sinulat nilang lahat. Alam niyo kung ano nangyari? 85% sa sinulat nila, hindi talaga nangyari yung kinatatakutan nila. Yung 15% na nangyari, na i-handle nila properly, kinayang lahat. Imagine, natatakot ka, nag-aalala ka sa isang bagay na yung 85%, di naman talaga mangyayari. Parang sa akin, yung ibig sabihin ng fear, F-E-A-R, false evidence appearing real. Wala tayong dapat minsan ipag-alala lahat kung alam mong hindi naman sigurado kung mangyayari. Naku, baka mag-positive ako. Naku, baka matanggal ako. Naku, baka, yung mga naku, baka yan eh, hindi sigurado. I need to choose faith over fear. Pagdating ng crisis. When Paul and Silas actually were thrown into the prison, hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Maaring yun na yung pinakahuling araw ng buhay nila. Maaring makalimutan sila ng ibang mga tao. Or it could be worst. Ito yung mga moment na they refused to be paralyzed by their fear. Instead, they chose to trust Jesus and His ability to control the outcome of their lives. Hindi mo naman talaga makokontrol yung sitwasyon kung minsan na nandyan ka ngayon. Ano bang malay mo kung kasama ka sa natanggal doon sa trabaho, nag-skeletal yung schedule, 50% na lang ang kailangan, kasama ka doon sa 50% na matatanggal. Ano bang malay mo sa mga bagay na yun? Naturo, hindi mo naman alam, di ba? But if you will allow those situations na palagi na lang mag-play up sa puso't isip natin, ipaparalyze ka nito. That is why it's very important, really, na piliin na magtiwala kay Jesus. So you need to choose faith over fear. Alam nyo ano pa? You need to choose compassion over convenience. Ang pinakamadali kasing gawin sa buhay, alam nyo kung ano yung magaang madali. Easy. Yun ang mas madali nating piliin. Si Paul, sabi ng Bible, once that they had been released from their shackles, nung lumindol, natanggal yung mga kadena sa paa, bumukas yung mga pintuan, I have to believe that Paul and Silas wanted to really go out in the prison and to get as far away from there just as fast as they could. Pwedeng gawin nila Apostle Paul yon. Kaya lang hindi nila piniling tumakas. Sa problema, dalawa lang, you fight or you flight. Na fight or flight. Either labanan mo, kumprontahin yung problema, tayuan mo ng may pananampalataya, or mag-walk away ka, takasan mo, you bang the door, then migas sa kama, magtalokbong ng kumot. Or umiyak, umalngal, manahimik. Either fight or flight. You have to choose compassion and convenience. Pwedeng tumakas si Paul and Silas. Pero huminto sila para ano? I-comfort yung jailer na nagbabantay sa kanila. Na huwag magpakamatay, nandun siya. At dahil doon, you know what happened? Naborn again. Nagbago yung buhay nitong jailer na ito. Tinanggap si Jesus. Pinaniwalaan yung pinapaniwalaan ni Apostle Paul. Kakatuwa, no? Na may mga tao na they are not focused on their own safety. They couldn't stop, you know, to show compassion. May reason para, may mga tao na minsan pwede namang isipin yung kalusugan, pwede isipin yung sarili, pwede isipin yung sariling kapakanan, pwede magkaroon ng dahilan, magandang dahilan, valid reason, para wag tumulong, wag maawa, wag gumawa dahil sa gitna ng nararanasan niyo sa buhay. Pero merong mga tao, alam nyo, kayong mga nanonood ngayon, some of you, may mga people from our church,
pumupunta walang patid. Every Sunday. Minsan niya, almost every day, we have people in church na lumalabas halos araw-araw, kada linggo. Nakikisalamuhak mula noong March na nilockdown habang takot ang maraming tao sa virus. May mga taong hindi nagpapigil. Lumabas para ano, magbigay pa rin ng bigas. Lumabas para ano, magpray pa rin sa mga tao. Ipadama sa mga tao that they are not alone. Why? Because you can choose compassion over convenience. Hindi ko sinasabing lahat ng mga tao pwedeng gawin, kayang gawin ito. But it's a call. It's a commitment to love the poorest of the poor. Kaya ang halaga nitong pinag-uusapan natin ngayon, why? Habang nagsasalita ako, hindi ako lang mag-isa ang nagsasalita ng mga sinasabi ko ngayon on behalf of our people. May mga frontliner ng Church of New Life na patuloy na umaabot mula noon hanggang ngayon, walang tigil, na nagpapakain sa 600 mga bata, na nag-aabot sa mga tao house to house, na tigil ang school, tuloy-tuloy, may mga 2 kaming teacher na nag-iikot house to house, magdadala ng pagkain, libre at sa mga bata. Why? Because you can choose compassion over convenience. It's a choice. Kung matatakot ka, or magpapatuloy ka. It's a choice kung magpapa-apekto ka sa nakikita mo, or maapektuhan mo sila sa makikita nila sa iyo. There are some, you know, Jesus was never too busy, or too tired, or too focused on his own needs to show compassion to others. Nakita ko sa Bible, minsan habang kahit gutom siya, dahil may needs itong woman at the well, nagkaroon siya ng oras para doon. Kahit ang dami niyang ginawang mga bagay nung gabi o nung umaga, buong maghapon na, he will always find some time para harapin yung mga tao, para bigyan ng atensyon. I believe right now, let me tell you, kung may pakiramdam po kayo ngayon that Jesus is too busy for you, na para bang hindi naririnig yung ating mga prayers, nagkakamali tayo. The Lord, you know, sabi ng Bible, His eyes is always running to and fro. The Lord never sleeps nor slumbered. Si Lord lagi siyang nakatingin, tinitignan yung mga bagay, pinakikinggan yung hibik ng mga panalangin natin. Kahit nga yung mga salitang hindi masabi ng ating mga bibig. Alam nyo, in the midst of crisis, let me just quickly tell na may mga practical steps that we can take. Una, get an accurate information, but don't overdo it. Magkaroon tayo ng mga accurate information para magkaroon tayo ng mga wise decision. Kaya lang, minsan, getting too much information will also lead into a behavior na we want to avoid. Ayaw naman natin na napaparaning kayo. Alam nyo ba na may mga team ng psychologist did a study on people na ang tawag nila statistic stalker. Sino yon? These are the people who regularly spend time reading the statistical information about coronavirus. That group represented about half of the population, sabi. And these people, na mga tinatawag na static stalker, sila yung more anxious and more fearful, and they were much more likely to think na they will personally get the virus kaysa dun sa mga walang alam sa information. Kung minsan, kung sino ba yung ingat na ingat, laging check ng check kung ilan na yung ano, ilan na yung info, everything about it, para bang may makukuha siyang puntos, pag nalaman niya lahat ng information, sila pa yung nahawa. Instead of those people na they don't worry about it. They just trust the Lord. You know, practical step that you can take also, not only to get an accurate information, pray. Pray works. Naniniwala tayo na ang panalangin napakahalaga. Sabi ng Bible, Paul and Silas were praying and then singing songs. They're worshiping. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. Thank Him for all that He has done. Then, what will happen? You will experience God's peace, which exceeds anything that we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. Practical step. Take prudent action. Hindi lang pray, hindi lang, meron din prudent action. Sa Nehemiah chapter 4 verse 9, sabi ng Bible, and we prayed to our God, they prayed to our God, and then set a guard as a protection against them day and night. Nag-pray sila kay God, at the same time, meron silang mga weapons, tools on the other hand, weapons on the other, habang binabantayan to protect themselves. While we believe that we are protected by the blood of Jesus and by His love and protections, edi mag-alcohol,
eh di mag-social distancing, mag-face mask, mag-face shield, gawin lahat ng mga protocols. In the midst of crisis, we need to be filled with wisdom. Ano pa? Practical step, be a messenger of hope. In moments like this, you know, people are often confronted with reality. Madaming mga tao, pinanghihinaan ng loob, maraming mga tao, yung appetite, you know, sa gospel, bumababa. Pero alam nyo ba, ito rin yung magandang moment na yung ikaw mismo maging hope sa ibang mga tao. Ikaw mismo maging buhay na mensahe ng salita ng Diyos. Kailangan makita sa atin that we are becoming a message rather than, you know, yung buhay natin mismo na kikitang punong-puno rin tayo ng pag-asa. Itong gitna ng krisis na ito, isang bagay ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Jesus is there in the midst of this crisis. Alam kong nagtatanong ang iba, Lord, nasan ka sa gitna ng problemang ito? I saw it in the Bible mismo. Nung may matinding bagyong dumating sa mga disciple, nasan si Jesus? He's there in the midst of the storm. Nung si Tomas, punong-puno ng duda yung kanyang puso't isip, dumating si Lord sa gitna nila, sa kalagitnaan nila. Nung si Peter, tumalikod kay Jesus, nag-betray, you know, versus Jesus right there, looking at Peter with compassion. Sa gitna po ng krisis na ito, gusto kong malaman nyo, nandito si Kristo. Sa gitna ng problema natin, I want everybody to know, He is there in the midst of your problem. Whether it is relationship, whether you are experiencing anxiety or depressions, whether you are thinking, ano nang mangyayari, baon na ako sa utang, saan ako kukuha? Let me tell you, Jesus is there in the midst of your crisis. But what you need to do is this right now. Realize, mag-respond ng tama. Gawin niyo mga pinagsasabi ko, mga practical steps. Gawin niyo ang mga dapat nating piliin. Worship over worry. Faith over fear. Compassion over convenience. Alam niyo, pinakamagandang gawin ngayon, kilalanin si Jesus sa puso natin na talagang makakakilos sa lahat ng mga pwedeng mangyari ngayon, siya lang ang pwede nating pagtiwalaan. So I will ask everybody right now, whatever things that you're going through, ano man yung pinagdadaanan po natin ngayon, di nyo man ma-explain, di nyo man maintindihan, I just want to encourage everyone, will you please bow your heads and close your eyes? Mananalangin ako at alam kong kumikilos ngayon si Lord. Panginoon, sa oras pong ito, may mga kasama kami ngayon na nakakapakinig ng tinig na ito, Lord. Hindi na alam, gusto nang sumuko, gusto nang bumigay. But Lord, thank you. Yung katunayang naririnig niya ngayon ng tinig na ito, it means you are speaking to him directly. Kaya Ama, i-bless mo siya sa mga oras pong ito. Ano man yung nararanasan niya, let him or let her feel na nandyan ka sa kalagitnaan, hawak-hawak yung kanyang kamay. Kumikilos, nangungusap, at nagsasabi, everything will be fine. Everything will be okay. We are getting better and better every day. Thank you, Jesus. Pinagkakatiwala namin sa iyong lahat-lahat. This we pray, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hi guys! Nako, meron akong sasabihin sa inyo, napaka-importante. Dahil sa September 30, it's our church anniversary. 5 p.m. ito, pero online. Ito kung paano kayo nanonood, ganun din. Kaya lang, this time, tututo kayo. Kasi we have a lot of surprises. Sako-sakong bigas, groceries, you know, bags, t-shirts, and many more. Ang gagawin mo lang, tututo ka lang. September 30, 5 p.m. Invite mo lahat ng kakilala mo because everybody can get the prizes and groceries. But most importantly, let us celebrate yung goodness, yung faithfulness ng Panginoon sa kanyang church sa New Life Tondo. So inaasahan ko na libu-libong tao ang manonood sa atin sa araw na yon. Guys, again, please like, comment, share, and subscribe to our Facebook and YouTube account. God bless you!